Bible Church, guys, and the title of our Sunday message today is The Shape of a Husband's Love. Again, that is The Shape of a Husband's Love, and base nga po ito
sa librong The Exemplary Husband na isinulat ni Stuart Scott. So, for today, we have our outline with 3 points as usual. The first point ng ating pag-aaral today is love as the world loves. Yan ang first point. Pangalawa, love that is from God. Pangatlo, the shape of a husband's love. Okay. So, ngayon, before we begin our message, just a quick recap, no? For the month of March, dinalaki natin yung unang level ng mga basics sa pagiging isang Kristiyanong husband in the context of marriage. So, sa first Sunday ng Marso, tinalakay natin yung biblical understanding of what relationships is about, for the marriage relationship to be specific. And then after that, yung basics ng Christian marriage, ano yung mga foundational principles ng isang successful na biblical Christian marriage. Nalaman natin yan on the second weekend. Last Sunday, tinalakay natin yung ABCs of a Christian husband. And basically, for today's Sunday message, it is a continuation of our Sunday message last week, yung ABCs of a Christian husband, focusing on the love of the husband towards his wife. Okay? So, kaya ang title ng message natin is The Shape of a Husband's Love. So, iniwasan ko na maging cheesy para mas maintindihan natin yung seriousness nito, but catchy yung title. So, I hope na ma-excite kayo na maintindihan what it means for a husband to love his wife. But before we begin, ano, I just want to ask you a question. Anyone can answer, no? Kapag sinasabi nating love sa common understanding ng tao, especially sa Pilipinas, ano yung unang pumapasok sa isip nyo, no? Kapag sinabi nating love or pag sinabi nating relationship, what do you have in mind agad-agad? Do you think about music, songs, or what a perfect relationship is like? Or do you think about a certain person? Can anyone give me ano yung idea na pumapasok sa kanila when we speak about love? Tingnan natin usually ano ba yung sinasabi ng world when it comes to love. So, yan ang unang point natin for today. Love as the world loves. So, sa mga medyo experience na dito sa love, alam nyo ba kung sino yung nasa picture na yan? Kilala nyo ba kung sino yung mga yan? Sinong nakakakilala sa Eagles? Hindi ko yan panahon, ha? Pero kilala ko sila. Naririnig ko yung mga... Mag-unmute. Eagles. Yan. Isang grupo ng ano yan? Isang grupo ng ano? Ng banda. Mga singer. Yun. Magaganda yung kanta nila. Oh, yan. Sige nga, magbigay ka nga ng example, Ate Bel, ng kanta nila. Sample mo ko ng isang stanza. Kanta na isa. Hindi ko na ano yun eh. Basta pag narinig ko lang, alam ko na Eagles yung ano. Pero ano ba yung kadalasang kanta ng mga ng Eagles? Di ba mga love song yan? Di ba? Rock ballad yan eh. So bilang sa mga Filipino, no, especially sa mga Pilipino, sobrang hilig natin sa love songs, and yung idea natin of love is not exactly love as it should be understood. Kaya nga ang first point natin is love as the world loves. So pag sinasabi nating love from the world, titingnan mo na lang yung lyrics ng mga banda kagaya ng Eagles, alam mo na agad kung ano yung konsepto ng love para sa mundo. Di lang para sa Pilipino, but for the rest of the world. Hindi lang yan sa mga lumang kanta, pati na rin sa mga R&B, even sa rock. So, let's move forward. What should we know first and foremost about the love according to the view of the world? So, sa katotohanan, una sa lahat, dapat yung pananaw natin when it comes to love in Christian marriage ay hindi pwedeng pwede na. Okay?
So sa bawat huwarang asawa ay kailangang maging higit at higit na katulad ni Kristo sa kanyang kasal. Meaning our marriage always and always grow in conformity to the image of Christ. Dapat nating mahalin ang ating mga asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan. Ang ating pagmamahal sa ating asawa ay dapat na laging lumalago habang tayo ay lumalalim sa ating pananampalataya. As Christians grow, and those who are really Christians will always grow, we are never satisfied with mediocrity. Sinasabi nga sa unang Thessalonica chapter 3 verse 12 to 13, naway palaguin at pasaganain ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Nang sa gayoy, palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus kasama ang lahat ng kanyang mga hinirang. And this is not just inside the local church. Obviously, if marriage begins with two Christians and ang mag-asawa ay una sa lahat magkapatid sa Panginoon, then obviously, kasama tayo sa passage na ito bilang Mr. at Mrs., di ba? So, walang exempted dito sa growing kind of love na binibigay ng Panginoon para sa atin. Next is, okay, saan yung cursor? Yan. So, sa Biblia, sinasabi na ang pag-ibig ay mula sa pag-ibig ng Diyos. Correct? So the concept of love or love itself comes from God. If without God, we have no idea or any experience of love or goodness. Ang panimulang punto para sa atin ngayon ay ang maintindihan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kapag personal nating nalaman ng laki ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad, maaari din nating mahalin ng Diyos at ibigay ang pagpapatawad na ito sa iba, kabilang ang ating mga asawa. Sa pamamagitan lamang ng personal na pagkakilala at pagpapahalaga sa perpektong pag-ibig ng Diyos, maaari nating simulan na mahalin ang ating asawa ng may tamang motibo at pagtitiis. So, paano ba yung love ni God for us? With the right motive and enduring love. Diba sinasabi sa Biblia, especially in the Psalms, no? Your loving kindness endures forever. Ganyan tinutukoy yung pag-ibig ng Diyos para sa mga makasalanang tao gaya natin. Kasi kung hindi yan enduring love, matagal na tayong itinakwil ng Diyos sa sama natin. Correct? So, worldly love. Ang pag-ibig ay kailangang magkaroon ng malaking kahulugan sa huwarang asawa. Hindi pwedeng again, pwedeng-pwede na. Dapat niyang hangarin na maunawaan at kopyahin ang pag-ibig ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang makilala kung ano ang itsura ng tunay na pag-ibig ayon sa Biblia mula sa isang imitasyon. No? Dapat alam mo yung true love based on the Bible compared or in contrast to sa mga konsepto ng pag-ibig mula sa mga love songs, sa mga TV series, mga romantic movies, etc. Sabi nga ni Stuart Scott, there are 8 worldly views about love. At least 8 worldly views. And ito yung romantic feeling, physical attraction, sex, number 4, needing, number 5, benefiting, number 6, loving words alone, 7, loving actions alone, and number 8, ito, sobrang talamak to, yung being in love. Yung feeling na, oh, I'm falling in love with you. Okay? So, iisa-isahin natin itong 8 worldly views na ito and ibabangga natin ito dun sa sinasabi ng Biblia na tamang klase ng love. Beginning with romantic feelings. So, para sa mundo, ang romantic feelings ay equal or synonymous sa salitang love. Ang mga romantikong damdamin ay dumarating at umaalis. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay isang tuloy-tuloy na pangako. Ang mga romantikong damdamin, tandaan nyo, ay kadalasang nakabatay sa mababaw na mga bagay at hindi makatotohanang pagsinta.
Ang tunay na pag-ibig ay maaaring magbunga ng pagsulpot-sulpot na romantikong damdamin, ngunit ang romantikong damdamin ay hindi nangangahulugang isang tagapagpahiwatig ng uri ng pag-ibig ng Diyos. Basically, a romantic emotion or feeling does not necessarily mean a biblical love or a committed love. But a biblical committed love will or may give us romantic feelings towards our wives. So sinasabi sa unang Corinto chapter 13 verse 7. Basahin natin. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtiyatiyaga hanggang wakas. So take note of the last phrase here, nagtiyatiyaga hanggang wakas. Next, physical attraction daw, sabi ng mundo, is equal to love. Ang pagpapahalaga, pagnanais o pagsinta na pinasimulan ng o batay sa panlabas na anyo ay hindi tunay na pag-ibig. If you say na I love this person kasi maganda siya, that is not true love, that is not biblical love. Ang pagkaakit sa panlabas na anyo ay hindi nangangahulugan na mahal mo sila at maaari talagang resulta ng iyong pagiging selfish. Ang isang asawang lalaki na ang pag-ibig ay nakabatay lamang sa pisikal na pagkahumaling ay mahihirapan sa kanyang relasyon sa kanyang asawa kung ang kanyang hitsura ay magbago dala ng edad o mga di inaasahang pangyayari, no? Especially if wag naman sana, no, but if your wife experiences an accident or dahil sa age, syempre nag-iiba yung itsura natin or sa pagod. Sinasabi nga sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Now, I've read mula kay Doug Wilson, no, the kind of love which is efficacious or effective love can bring about loveliness sa isang babae. Pero hindi ibig sabihin na dahil sa physical attraction, eh, totoo na yung love. Okay? Pero yung totoong love can produce loveliness sa isang babae. Hindi siya stressed, she is loved, she is happy, and she is well taken care of. Susunod, sex is equal to love. Sa ating lipunan, ang maging magaling sa pakikipagtalik ay katumbas ng pagiging good lover. Ewan ko sa inyo, no, kung nakasakay na kayo sa jeep or tricycle, nakalagay dun, di ba? Basta lover, ano, sweet lover, di ba? But ano ba naman yun? That is so wrong kung iisipin mo, no? Naniniwala ang karamihan na ang pakikipagtalik ay katumbas ng pagmamahal tulad ng pagkahumaling. Ang akto ng pakikipagtalik ay maaaring dulot lamang ng makasariling pagnanasa. Basically, it could be a result of lust or your hormones or imbalance ng hormones mo, especially sa mga teenagers, no? Ang pagtupad sa sexual na pagnanais ng iyong asawa ay dapat na isang pagpapahayag ng pangako ng pag-ibig na naroroon na. And again, sex is reserved for married people. Kahit na ang pakikipagtalik ay maaaring may kaugnayan sa pag-ibig sa pag-aasawa, hindi ito maitutumbas sa pag-ibig. So again, hindi porket gusto niyang makipag-sex or magaling siya sa pakikipag-sex or whatever, love yun. Okay? Sex comes after biblical love in the context of marriage. Anything outside of that is selfishness. Efeso chapter 5 verse 2 to 3 sabi dito, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Kayo ay mga hinirang ng Diyos kaya hindi dapat mabanggit man lamang na kayo ay nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot.
And again, in Hebrews chapter 13, verse 4, sabi rito, dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalun niya. So again, this is talking about yung relationship between a husband and a wife inside the marriage covenant. Okay? Next is needing is equal to love. So pag ang isang tao daw ay needing another person, that is love. Pero para sa ilan, ang pakiramdam ng malaking pangangailangan ay ang nangingibabaw na attraction sa ibang tao. Sa kasong ito ng pagiging needy, nakukuha sila ng isang bagay mula sa ibang tao na sa tingin nila ay lubhang kailangan nila. Basically, they love this person because they're getting what they need from that person. Whatever that thing that they're getting. Posibleng pera or status or companionship or even sex. Sa totoo lang, ang pangangailangan ito ay mas makasarili kaysa pagmamahal. So, if you love or if you think you love someone because you need that person, that is not love, that is selfishness. That is more of your love for yourself than your love for the person. Similar to that is yung benefiting is equal to love. So ito, meron kang again na nakukuhang benefit from the person. Ang iba ay naniniwala sa kanilang sarili na sila'y umiibig dahil nakakatanggap sila ng malaking benepisyo mula sa isang tao. Kung ang pag-ibig ay naiintindihan o nararanasan ayon sa Biblia, ang taong nakikinabang ay maaaring hindi alam ang kanilang pagkamakasarili. So, sometimes, even Christians, they don't know na yung love nila is misguided. And sometimes the reason for it is because they love the person kasi meron silang benefit from that person. Okay? Again, similar siya dun sa you need someone because you're getting something for that person. So basahin natin yung definition muli ng love in 1 Corinthians 13 verse 5. Sabi naman dito, ang pag-ibig ay hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. So, this verse, okay, hindi lang ito yung simpleng, o kailangan yung boses mo hindi magaspang. This has something to do with yung trying to get what you want from the person, possibly by force or by intimidation or with a selfish motive. Yung hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Okay? Again, this is something to do with your love for yourself disguised as love for someone else. Next is loving words alone is equal to love. Ang ilang mga asawang lalaki naman ay nasa ilalim ng impresyon na ang mapagmahal na mga salita ang pinakamahalaga. And I've heard this many times from well-meaning Christian couples. Ito yung tinatawag na five languages of love, no? Honestly, for me, since nag-aaral ako ng Christian education, ang five languages of love, if you are familiar with that is a psychological test. That is not basically a biblical principle. Hindi yun based on the Bible. That is based on human psychology. It may be true at some point, but it doesn't necessarily mean that person, yun lang ang kanyang language. For example, let's say ang wife mo is, ang language of love niya is words. Doesn't mean na yun lang ang kailangan niya, or does it mean na palaging words lang ang gusto niya from you? Okay? Kasi love, again, is a complete package based on the example of Christ. So, when it comes to loving words alone, mabilis ang iba na magsabi ng I love you, mahal kita, I care for you. Ngunit pagkatapos ay patuloy na gumagawa naman ng makasarili ng mga desisyon. Okay? Ang kanilang mga salita ay
bihirang makahanap ng mga kilos ng pagpapahayag ng kanilang sinasabing pag-ibig. Hindi ito ang uri ng pag-ibig ng Diyos, no? Ang Diyos pag nagmahal, hindi lang puro salita. It's like saying God loves you because the Bible says it. Pero hindi mo na-experience yung love na yun. That's not how God's love is. So sinasabi sa unang Juan 3:18, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang kung hindi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. And if you read the verse that comes after this, you would see na John explains how God shows His love for us when He gave His Son, Jesus Christ. So hindi lang puro salita ang Diyos. Mas malaki ang pinapakita niyang gawa sa atin. And sometimes, if you ask me, no, yung ginagawang miracles ng Panginoon, kulang ang salita ng tao to describe it. Correct? So, when we love our wives, hindi lang dapat salita, may action din. Kabaligtaran naman ito, yung mga mister na sinasabing love actions alone is equal to love. Or loving actions lamang ang kailangan at ang importante. Kahit hindi ko nasabihin sa misis ko na mahal ko siya, basta ipinapakita ko naman sa kanya, yun ang importante. Mali rin yun. Ang sitwasyon ay maaaring mayroong isang tunay na pangako at wastong kamalayan na ang pag-ibig ay iniisip ang ibang tao. Okay? You know that love is doing or desiring the good for another person. Ngunit, ang pandiwang pagpapahayag nito ay kulang. So you also have to communicate and sometimes even explain that what you are doing is out of love kasi biblical love is not always easy to understand. Take for example, discipleship. Your wives will not see discipleship and admonition or correcting them of their sin as loving. But that is love kasi ganun tayo minamahal ng Diyos. And the Bible says that we must love as Christ loved the church. So, paano niya maiintindihan yung action na yun kung hindi mo i-explain sa kanya? Kung hindi mo bibigyan ng biblical references? Or if you are not going to be gentle to her in words or sabihin mo, I love you, ganyan. I mean, hindi naman kasi palaging inoobserbahan ng mga tao how you are loving them. Sometimes, ang pinakamadaling senyales na mahal mo ang tao is through words. Okay? So it has to go together. And yun na nga, coming from the same passage, 1 Corinthians 13, this time in verse 3, sabi dito, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. So hindi porket ginawa mo yung tungkulin mo bilang asawa, nagtatrabaho ka, may time ka for your wife, that is love already. Again, love must be a complete package. So, sabi nga rito, no, you can even offer your body to the fire if that is what you're, kung yun ang gusto ng asawa mo, you can do that. That still won't be love if there is no love as a motivation. So, nagkakaroon ngayon ng deeper meaning ang salitang love. Dagdag pa riyan ng ilang mga lalaki at babae ay nasa ilalim ng maling impresyon na hindi mapagmahal na gumawa ng anumang bagay na maaaring magdulot ng kalungkutan o pagkabigo. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo about discipleship, no? Kasi sometimes hindi talaga gusto ng mga asawa natin na marinig na ito yung mali mo. Let's work on this. Ito kasi yung kulang mo kaya hindi mo ito nagagawa. You should do this or fix your schedule, organize this, whatever. Sometimes, and aminin natin kahit tayo, hindi madaling makita na gawain ito ng pag-ibig kapag sinasabi sa atin yung kamalian natin because it frustrates us. Mas nauuna yung frustration natin na, bakit po ba ako sinisita? Sino ka ba? Diba? We are rebellious at heart. Lahat po tayo. Even as Christians, there is still sin in our hearts na nakikipagtalo sa spirit ng Diyos. And so it's not always easy to say na, mahal ako ng asawa ko kasi sinasabi niya yung mali ko. Diba? Parang sobrang
hindi yun normal for us. It should be natural for us, pero it's not normal because of the presence of sin. Ang pananaw na ito ay maaaring maging sanhi ng isang tao na iwanan ang napakahalagang mga aspeto ng pag-ibig tulad ng proteksyon, pagiging totoo, paalala, pananagutan, and disiplina. Ang mga naniniwala sa kasinungalingang ito ay nabigo na gawin ang pinakamabuti para sa ibang tao upang mapanatiling masaya sila. Ito ay maaring dahil sila ay mas nagmamalasakit sa kanilang sarili at kung ano ang maaring mawala sa kanila sa proseso ng paggawa ng tama kaysa sa dahil sila ay nagmamalasakit sa ibang tao. Meron akong kakilala ng mga Christians, no? And they are married and they have a happy marriage. Pero during mga personal talks, mga Bible study groups na kasama namin sila with the couple, with couples, I can observe na there is something wrong with their relationship. Most of them, if I could be honest, no, most of the men na may happy marriage na alam ko na nami-meet namin sa mga couples D group, they have this certain parang under desire na disposition towards their wife. Na parang their wife is so independently speaking on their behalf. Na parang yung lalaki, he is not in control of his marriage. For example, I know a couple na matagal na silang Christians, pero hindi sila nagde-decide as a couple kapag hindi sila nag-agree pareho. Kuha nyo? So they only make decisions as a married couple if both of the husband and the wife agree. That is actually wrong. That is unbiblical. Kasi the husband should be the leader. If the wife disagrees with the husband and the husband truly, faithfully believes na yung decision niya ay tama, the wife must submit to the husband. Hindi sila kailangan maging equal in their decision. The woman can give her opinion, pero hindi responsibility or required ang husband to accept yung opinion ng asawa niya and become a decisive factor sa kanilang marriage decisions like finances or choosing a church. Yan, malaking bagay yan sa isang Kristiyano. And if you are a husband, you have to be the leader. It doesn't mean na gagawin mong alipin ang asawa mo, but as a leader, may mga bagay na kailangan ikaw ang masunod dahil yon ang ikabubuti ng asawa mo. Kunin mo na lang yung example ni Adam and Eve. Diba? So sa sitwasyon ngayon, Eve was the leader, not Adam. And it became disastrous for all of us. Kasi hindi yun yung design ni God. So for a husband to step back from his leadership role is unloving. Okay? Kasi the wife needs your godly leadership, your loving leadership. Okay? So ito ay maaring dahil sila ay mas nagmamalasakit sa kanilang sarili. Ayaw nila ng gulo eh. Ayaw na nila ng bungangaan. Ayaw na nila ng sigawan. Kaya, bibigay ko na lang sa asawa ko yung gusto niya. Mali yun. Kung ang asawa mo mahilig makipag-away, hindi ka lalo dapat na magbigay ng way dun sa kasalanan ng misis mo. Yes, bigyan mo siya ng space to think about her sin, but it doesn't mean na hindi mo siya iko-correct sa kanyang kasalanan, especially if that woman is claiming to be a Christian. All the more that you must be a leader kasi ang gusto mo for your wife is not just to have peace at home, but also that she will be saved in the end. So if your wife is continuously sinning, fighting against you, not submissive, and always argumentative, you must lead her to repentance. Hindi ka dapat
maging under desire or palalampasin mo na lang yan para hindi na kayo mag-away, baka lumaki pa, baka maghiwalay pa kayo. I'm telling you, if that woman is consistently sinning, there is a high chance that that woman is not a Christian. And if that woman who is not a Christian leaves you, the Bible says you are free. You are not sinning. Okay? More of that in the next messages to come. But for now, as a husband, importante ito. And sa mga babae, hindi porket ayaw mo yung sinasabi ng husband mo, he is not loving you. Especially if he is doing it faithfully and according to the Bible. Sinasabi sa Kawikaan 27 verses 5 to 6. Oops. Hindi hamak na mabuti ang harapang paninita kaysa naman sa pag-ibig. Ngunit ito'y lihim pala. May pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Basically, if your husband truly loves you, sasabihin niya with respect, with love, and with objectivity. Hindi yung gusto ka lang niyang saktan, pero meron siyang mission na i-disciple ka. Kung sasabihin ng husband mo yung mga mali mo and he is correcting you and he is trying his best to teach you God's ways, hindi yun mali. Tama yun. He is supposed to do that. That is part of his responsibility. Ang babaeng masasaktan sa ganoon is simply not thinking biblically. Next is, being in love is equal to love. Ito na yung pangwalong worldly kind of love. Palaging tinutukoy ng Diyos ang pag-ibig bilang isang pangako, isang pagpipilian, isang aksyon, hindi isang estado or state. Kadalasan, ang pariralang nagmamahal ay nauugnay sa ideya na ang isang tao ay maaaring mahulog at lumabas ng pag-ibig. Ito na yung madalas nating naririnig sa mga kabataan or sa mga husbands na nangangalunya. No, na para bang wala silang control sa kanilang nararamdaman. Parang, anong magagawa ko? I fell out of love. Nanlamig na yung pag-ibig ko sa asawa ko. Wala na akong magagawa. Or, anong magagawa ko? I fell in love with this boy. Kaya naibigay ko sa kanya yung virginity ko. Love is not something na you fall into or you fall out of. Okay? When it comes to love, it is an exercise of your faculties. Exercise yon ng kalayaan mo or your ability to make a decision based on intellect, emotion, and morality. And yung intellect, emotion, and morality mo, dapat ang naggagabay doon ay ang salita ng Diyos and the Spirit of God if you are a Christian. Okay? So again, as a Christian, well, hindi mo pwedeng sabihin na I fell in love kaya wala na akong nagawa. No, it's a decision. It's always your decision. So, John 3:16, yan ang pinakamagandang verse about God's love. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya anong ginawa niya? He fell in love? Hindi. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. God's love in turn became a salvific action, an action that saves us. There is an objective dun sa kilos ng Diyos motivated out of His perfect love. Ano yung objective? What is the mission? Na kung sino ang manampalataya ay maliligtas. So love is also considering the best and the utmost good for a person. At wala nang mas hihigit pa na kabutihan para sa isang tao ang pwedeng ibigay ng Diyos at pwede natin ibigay sa iba kung hindi ang kaligtasan. Correct? So, for your wives, everything that you do out of love is not simply so that you would be happy, you would be an ideal marriage na kaiinggitan ng iba, but rather because you want your wife to be saved. You want your wife to finish the race, to grow in the image of Christ, to be more mature and spirit-filled, to do the good works that God prepared for her in advance.
you want your wife to glorify God, so God will be pleased with her. And she will not be ashamed na when judgment day comes, itatakwil siya ng Panginoon. If that happens, although she is responsible for herself, ikaw rin ay may responsibilidad because you are the husband. Meron ka pa rin kargo at some point, at to some degree, sa asawa mo. Kaya importante yung love natin is biblical. So, speaking of biblical love, moving on to the next point. Love that is from God. So the picture that I chose here is a painting of the father and the prodigal son. Para sa akin, ano, this is the perfect image of godly love, of biblical love. Hindi lang towards parents, towards their children, but also in general. Kasi sa story ng prodigal son, or the parable of the prodigal son, you would see every aspect of God's love present. Hindi lang sa marriage, hindi lamang sa simbahan, hindi lamang sa parents, but in everything. So, dito sa love that comes from God or is exemplified by God, we have 9 kinds or uri ng pagmamahal na dapat nating ipakita sa ating mga asawa. Okay? These 9 traits or kinds of love or actions of love ay makikita nyo sa storya ng prodigal son. Pero makikita nyo rin siya dito sa mga cross-reference na verses na ito. Okay? First is, God initiates. He is the first one to love us. Hindi tayo ang una nagmahal sa Diyos. Pangalawa, God's love is enduring. Third, God's love is verbalized. Sinasabi niya sa words para maintindihan natin. Number 4, compassionate. May awa, emphatic. And hindi out of touch sa feelings and emotions. Number 5, demonstrated. May pagkilos and does what is best for us, always for our salvation. Self-sacrificial. Obviously, Jesus Christ sacrificed himself for our good. Number 8, involves treasuring us even though we are not worthy. And itong number 8 na ito, this will come in handy kapag nag-aaway na kayo ng asawa mo. Will you still love your wife if there is nothing that is lovable sa kanya at that moment? Number 9, love is not based on performance. God's love for us is not based on performance, no? However, I want to clarify that God's love for us is unconditional. Walang condition ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Okay? Minahal niya tayo, nilikha niya tayo mula sa pag-ibig. Wala pa tayong ginagawang mali o tama, mahal na niya tayo. Pero, I want to clarify that salvation is conditional. Ang kaligtasan mo ay may condition. So to accept the love of God, you have to do something. And that is to put your faith in Jesus. Hindi ito something na pagtatrabahuhan mo or meritorious or something that rewards you. But faith comes from the grace of God na tinatrabaho ng Diyos sa puso mo, pero you are responsible as well for that faith. Okay? So God loves you, He sends you Jesus Christ, so that whoever believes, yun yung condition, will have eternal life. So yung pagpapadala ng pag-ibig ng Diyos, walang condition. Pero kung gusto mong tanggapin niyon, merong condition. And that is faith. Okay? So again, faith is not works. Magkaibang bagay yun. Faith is faith. Hindi yan pwedeng ipagmalaki or i-combine sa o ipaghambing sa good works. So, sa ilang mga sitwasyon sa pag-aasawa, nagiging sobrang sama ang loob ng misis na nagsimula siyang makipag-ugnayan sa kanyang mister sa parehong paraan na gagawin ng isang kaaway. So, may mga ilang sitwasyon na yung misis mo sobrang galit sa'yo na nakikita ka niya bilang kaaway
or baka nakikita ka niya bilang si Satanas, gusto ka niyang patayin. Sa mga ganong sitwasyon, pinanghahawakan pa rin ng Diyos ang isang lalaking asawa na may pananagutan na mahalin ang kanyang misis kahit tinatrato na siyang kaaway ng kanyang misis. As a husband, bilang huwarang mister, a godly Christian husband, you are still to love that wife. Hindi nagbabago ng kagustuhan pa rin ng Diyos na ating mahalin ang ating mga kaaway. Hindi nagbabago yung kagustuhan ni God, yung commands ni God, that He wants us to love one another, even our neighbors, even our enemies. And yun nga yung sinasabi sa Matthew 5, verse 43 to 45. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway in verse 44, at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Hindi ba't minsan ang asawa natin, ang mga nagiging kaaway natin, being with them almost 24/7, living inside one home for many, many years, I'm sure nag-aaway din kayo ng misis mo, ng asawa mo. Pero God calls us to love our wives, especially kung ikaw ay Kristiyanong lalaki. Five ways a husband can love his wife. So ito, suggestion is towards Scott. Number one, by confessing, repenting and asking forgiveness of any personal sin. Pangalawa, by doing good to her. Pangatlo, returning a blessing instead of evil for evil. Inaaway ka niya, minumura ka niya, sinasaktan ka niya, i-bless mo pa rin siya. But blessing here doesn't mean na palang magiging alipin ka or under desaya ka. Blessing can also come in a form of silence. Blessing can come in a form of Bible passages, of conviction, of declaring God's truth, or physical action. Susunod, by lovingly confronting her sin. Yun na nga, confronting sin is also a loving blessing to your wife. Confront her sin in a loving way after you have dealt with your own. So ako, I don't know if my wife would agree, but personally, I can come to God with all honesty na I always assume na meron akong kasalanan. That's basically the kind of Christian that I am. I always assume na may ginawa akong mali kay God or to someone. Kasi I know myself, I am imperfect. And hindi ako nanggaling sa magandang background para hindi ako magkaroon ng kasalanan sa ibang tao. But after seeing my own sin, God always leads me to love my wife in a way na i-disciple ko siya. For me, para sa akin, ano, and again, I don't know if my wife would agree, pero for me, yun kasi yung way ko of loving. Yung I want you to have a good life. Yung matuto ka ng bagong skill. Matuto ka how to see things in the way that God is training me to see things. Gets nyo? So, that's how I show my love to my wife most of the time. And I know my wife doesn't see that most of the time as loving. And so, yung fifth way is to pray for her, especially if she is not seeing confronting sin and dealing with sin as loving. You must always pray for your spouse. Pero don't pray for your spouse na parang, Lord, baguhin mo siya, kung hindi, patayin mo na siya. Hindi ganun, ano? You pray na baguhin ng Diyos ang puso ng asawa mo. Pero a better prayer is, Lord, help me so I can help my wife. Yun ang madalas kong prayer kasi alam ko na meron akong ginagawa na alam kong tama, pero nahihirapan yung wife ko na intindihin na tama yun. So, hindi ko alam paano gagawin siya in a way na maiintindihan siya ng wife ko or ma-appreciate siya ng wife ko sometimes. And for that, I need help. Kasi ako yung tao na madali lang magsalita, mabilis mag-move on. I don't usually take into consideration yung emosyon ng tao unless I am proactively thinking about it.
and for my wife, since lagi kami magkasama, lagi kong ina-assume na nagkakaintindihan kami. Pero ang totoo, hindi. Kasi magkaibang tao kami. Yun ang fault ko talaga. No? And so, for husbands, consider natin itong limang paraan na ito when we love our wives. No? And wala dito eh. Pero dagdag natin yung open communication. For me, that's one thing na we should not forget. Open and objective communication. Talk to your wife, be honest. But at the same time, yung honesty na yon dapat may objective. Yung honesty na magbibigay sa kanya ng growth, maturity, that would build her up, that would disciple her. Mga ganong bagay. Hindi yung honest ka lang pero nasasakpan na pala yung misis mo. So that being said, mga kapatid, a working definition of love according to Stuart Scott to help us define or distinguish ano yung biblical love from a worldly love, sabi niya, love is a selfless and enduring commitment of the will to care about and benefit another person by righteous, truthful, and compassionate thoughts, words, and actions. Okay? So ito yung working definition of love. So if someone asks you, ano ba yung love for a Christian? If we are talking about the context of marriage, we can use this. This can work to define kung ano yung biblical love. If you wanna explain what it is between a husband and a wife. So, let's move on. Ang isang Kristiyano ay dapat magmahal, kaya naman ang desisyon na magmahal ay hindi nakabatay sa ating emosyon. Ang isang Kristiyano ay dapat magmahal, kaya naman ang desisyon na magmahal ay hindi nakabatay sa ating emotions. Ang Diyos na ang nagtakda ng pangunahing kung papaano, kailan, saan at bakit ng isang tunay na at biblical na pag-ibig sa pagitan ng mag-asawa. Tunay nating nagagawang magmahal sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Sinasabi rin sa atin ang salita ng Diyos na sa bawat sitwasyon, dapat tayong magsikap na patuloy na magmahal. Dahil mahal natin ang Diyos at nais nating maging katulad niya. Sinasabi sa atin ang salita ng Diyos na ang mga hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Husbands, or sa mga wives, I want you to understand this part. I want you to hold on to this dearly. You love your spouse, you love your husband, you love your wife because you first love God. Okay? Mahal mo si God kasi una kanyang minahal. Now, in returning that love to God, you are loving your husband, you are loving your wife. Hindi pwedeng yung love mo naka-base, naka-depende lang dun sa asawa mo. Kasi your husband, your wife will always fail you. They will always disappoint you. So you do your love towards your spouse because of God. Because you want to glorify God. Because the Spirit of God is leading you to love your wife. And because He is giving you that freedom and power to do so. Even when it is difficult. Okay? 1 John chapter 4, verse 7 to 8 says, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. So when you're loving, you are recognizing God. And not just as a distant God, kasi sabi dito ay anak ng Diyos. So kinikilala mo si God as your Father. You are living like your Father. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yung kumikilala rito, hindi ito yung parang, ah oo, alam ko na may Diyos. Yung salitang kumikilala dito is an intimate word that has something to do with as close as a relationship between a father and a child. I know my God. I know my God as my Father. And that's why I like to love like Him. I cannot explain it further, no? Kasi it's something supernatural. It's something that you do because you've tasted and seen that the Lord is good. I cannot explain it further or give that to you.
if you are not regenerated, kung hindi ka born again, if you don't have the Holy Spirit, you will not have that kind of eagerness to love kahit na mahirap. You will not have the eagerness to remain in your relationship kahit nagkakagulo kayo. No? It's from the Spirit. If it's from the Holy Spirit's word. Yeah. So to make it easier, no? This is a picture from the book written by Stuart Scott. So, according to God's word, ang pag-ibig. Okay? Love according to God means according to God's word, not open for personal interpretation. Huwag kang gumawa ng sarili mong definition ng pag-ibig. Base yan dapat sa Biblia. And God's love is timeless and cross-cultural. Walang kinikilalang kultura o panahon. Hindi mo pwedeng sabihin, eh ganito kasi kami sa bahay namin. Or ganito kasi kinalakihan ko eh. Hindi. Your love must be uniform according to God's example. And it is a selfless and enduring commitment of the will to care about and benefit another person by righteous, truthful, and compassionate thoughts, words, and actions. Yun ang nga yung working definition. Yun yung basics. And then, pagkatapos mong ma-define yung love, determined, meaning love is according to God's word and not open for personal decision. By the power of the Holy Spirit, all the time, everywhere, to please Christ. Again, by the power of the Holy Spirit. Di mo pwedeng ipilit yung sarili mo to produce godly love if God is not in your heart. And nakikita yan, it is displayed in a variety of ways. Iba-iba tayo ng konteksto, syempre. According to need and preference, ano bang need sa marriage mo? Ano yung preference sa marriage nyo? According to biblical wisdom, syempre meron tayong iba-ibang levels of maturity. And also in keeping with God's definition and determination. And all of this, okay, is for God's glory and because we want to love God back. Because He first loved us. So hanggang ang salita ng Diyos ay isinasaalang-alang, ayos lang para sa mga mag-asawa na ipahiwatig ang mga aksyon na mainam na makapagbabahagi ng kanilang pag-ibig sa isa't isa. So para sa mga mister, siguraduhin kilalanin bilang pag-ibig ang anumang walang pag-iimbot na konsiderasyon na ipinapakita para sa iyo ng iyong misis. Basically, you may not experience the love that you want from your wife, but if your wife is exerting effort to show selfless love to you, kahit hindi yun yung gusto mo or ina-expect mo, appreciate it. Acknowledge it. Let her know that you enjoyed yung ginawa niya or you appreciate yung niluto niya or whatever. Consider what the Puritan pastor Richard Baxter says regarding selfless duties of Christian husbands to their wives. Ito sabi ni Richard Baxter sa mga asawang lalaki. He that will expect duty or comfort from his wife must be faithful in doing the duty of a husband. The failing of yourselves in your own duty may cause the failing of another to you, or at least will some other way as much afflict you, and it will be bitterer to you in the end than if 100 failed of their duty to you. A good husband will either make a good wife or easily and profitably endure a bad one. So, hindi dependent sa mabait ba yung asawa mo, mapagmahalin ba yung asawa mo, yung pagiging good husband mo. Okay? You must be a good husband, an exemplary husband, regardless of the situation. So, kung tayo ay tapat, dapat nating aminin na ang ating pag-ibig ay kadalasang kapos sa uri ng pag-ibig ng Diyos. Sa kabutihang palad, maaari mong ibalik at gawing bago ang pag-ibig na tila na wala na ng mahabang panahon. So, if your relationship with your wife has grown cold, don't worry. May hope. God gives us hope. And it could be fixed. Pero, kadalasan, ang ating kakulangan sa pag-ibig ay resulta ng hindi tunay na pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos. When we don't understand God's love,
according to the Bible. Nagkakaroon din tayo ng pagkukulang sa klase ng pag-ibig na binibigay natin sa misis natin. And maaring ito ay from ignorance, but most of the time, ito ay mula sa katamaran. Kasi nasa Bible naman yan eh. Ang tanong, binabasa mo ba? Gusto mo bang alamin? Sa ilang mga kaso, ang kawalan ng pagmamahal ay isang makasalanang tugon sa hindi nalutas na mga issue sa kasal. Kaya naman, bago natin maibalik ang pagmamahalan sa loob ng relasyon ng mag-asawa, dapat muna nating harapin ang mga issue ng ating mga nakaraang kasalanan sa paraan ng Diyos. So basically, kasi may issue na hindi nalutas, na walang closure, walang repentance, nag-carry over yan sa mga susunod na taon hanggang sa nagiging dahilan ng pagsabog, yung biglaan na lang nagagalit na parang akala mo walang dahilan, yun pala, mula yun sa mga dating kasalanan na ginawa mo o ginawa ng tao mo. So sinasabi sa Ephesians 4:32, sa halip maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So this is the key. Kasi nga lahat tayo magkakasala kahit anong gawin natin. There will always be sin in this side of eternity. So as husbands and wives, aminin natin yung realidad na yun para mas madali tayong makapagpatawad. Kagaya na rin ang pagpapatawad sa atin ng Diyos. And to help us na ma-renew, maibalik yung pag-ibig na nanlalamig, kailangan muna nating ipagtapat ang ating kawalan ng pag-ibig sa Diyos at sa kawalan ng pag-ibig natin sa misis natin. Simulan natin sa paghubad ng anumang makasarili o hindi magandang paraan na meron tayo at isuot natin ang tunay na pag-ibig. Upang gawin ito, kailangan natin gamitin ang prinsipyo ng pagsisisi or repentance na tinuturo sa Bible. So if you want to resolve your marriage, you want to bring back the passion in your marriage, you first have to bring back your passion or your love towards God. Kasi yun yung root cause ng everything. You wonder why hindi kayo okay as husbands and wives? It's either at least one of the two people is not right with God. Okay si Mr., pero si Mrs., hindi. Okay si Mrs., pero si Mr., hindi okay kay God. There will always be a conflict that will come out of that. Okay? So, sabi nga ni Jay Adams sa kanyang libro na How to Help People Change, ang repentance is a change of mind about one's beliefs, attitudes, and behavior that involves regret about sin and issues in a change of lifestyle as outward evidence of a desire to be different. So hindi lang ito about salvation. This is also a part of our lifestyle now that we are saved, especially sa loob ng marriage relationship. Hindi tayo tumitigil sa paghingi ng tawad sa Diyos at pag-repent sa ating mga maling gawain. And especially if nadala natin ito sa ating marriages. So according to Jay Adams, there is a four-step process sa repentance. At madali lang siya. Number one, the very obvious thing to do is confess your sin to God and to the person na sinaktan mo. And this is exactly what we do every Sunday. Pangalawa, you seek forgiveness. This is the first step taken to remedy or ayusin yung sitwasyon. You seek forgiveness. Hindi lang yung nag-confess ka ng kasalanan mo, pero you're not verbalizing yung paghingi ng tawad. Seeking forgiveness is also a mark of humility. Number three, forsaking the sinful way. Nag-confess ka ng kasalanan, nag-sorry ka na, susunod, huwag mo nang ulitin. Talikuran mo na. Itakwil mo na yung maling gawain mo. At yun ang remedial step in fixing the relationship. Yun yung kumbaga positive action na pwede mong gawin. Una sa lahat, huwag mo nang gawin yun. And pangapat, magsimula ka ng bagong
pamamaraan ng pamumuhay. An alternative way of life that is actually pleasing to God. So if you're not yet a Christian, conversion is the way. Okay? If you are a Christian, then ano yung sinasabi ng Biblia regarding a godly husband? And then sundin mo yun. And that's why we are studying kung ano ibig sabihin ng exemplary husband. So, ang pagwawasto, tandaan nyo, ay nagaganap sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At yung pagbabago ng isip natin, at yung nagdadala sa atin sa pagsisisi, at pag-amin ng kasalanan, paghingi ng kapatawaran, at pagsisimulang mabuhay ayon sa Biblia, ay nakakamit lang natin dahil sa banal na Espiritu. Kunyari, yung mister mo, alam mo yung mga maling ginagawa niya. Pero in denial siya, tinatanggi niya. Or sinasabi niya, ginagawa ko naman ito, nagtatrabaho naman ng mabuti. Nagtatrabaho naman ako ng mabuti, kaya okay lang na hindi ko gabayan at disiplinahin ang mga anak ko sa pamamaraan ng Diyos. Or pinapagalitan ko naman sila eh, pinapalo ko naman sila, kaya sapat na yun. Kapatid, niloloko mo ang sarili mo kung ganun ang pagtingin mo sa pagiging asawa mo at ama mo. And if that is the kind of husband that you have, kailangan mo siyang sabihan. Kailangan mong ipaalala sa kanya na merong salita ng Diyos, may mga kautusan ng Diyos, at kailangan natin ng tulong ng Espiritu ng Diyos para magawa itong mga pinag-uutos ng Diyos sa atin. This is the kind of life that we have. There is no other way to live life as a Christian except kung ano yung sinasabi ng Bible. Ito ay isang bagay, again, na dinadala ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng Bible. Now, if your husband continues to deny this, the sad truth may be, baka hindi na siya Christian or baka he was never a Christian to begin with. Okay? So, sa konteksto ng pag-aasawa, dapat isaisip ng huwarang mister na kapag ipinakita natin ang pagmamahal sa ating asawa bilang bunga ng ating pagsisisi at pagsunod sa Diyos, nagsisimula tayong bumuo ng pagmamahal at pagkatapos ay maaaring sumunod yung positibong damdamin. So again, we're not ruled by emotion or by our personal description of love. We are ruled by God's definition of love. And we live it out according to the Holy Spirit. And then, susunod na lang doon yung emosyon. So, for our third point, malapit na tayong matapos. May mga ilang maling motibo ang nagbibigay sa atin ng hangad na paglingkuran ang ating mga asawa o mahalin ng mga asawa natin. And this is sometimes, or most of the time, selfishness. Yung mga maging maganda ang pakiramdam natin tungkol sa ating sarili at makakuha ng mga pabor, yung mga benefits. Habang sa kabilang banda, ang tamang motibo na mahalin ang ating asawa ay ipakita ang uri ng pag-ibig ng Diyos na walang layuning personal na kapaki-pakinabang. Sacrificial love. Naghahangad ng luwalhatiin at pagpalain ang Diyos. So ang maling motibo sa pag-ibig ay yung naghahangad ka na paglingkuran ng sarili mo. Yung tamang motibo is yung pag-ibig natin sa Diyos at yung kagustuhan natin na paluwalhatian siya at hindi para sa mga personal na layunin. Ang pagmamahal ng isang asawa ay hindi dapat udyok ng sariling pakinabang at nagawa ang ating ginagawa. Ang pagmamahal ng isang asawa ay hindi dapat udyok ng sariling pakinabang at sa puntong ito, mabuting tanungin natin ang ating sarili kung bakit natin ginagawa ang ating ginagawa o bakit hindi natin ginagawa ang hindi natin ginagawa para sa ating misis. So, at this point, no, malapit na kasi tayong matapos, I want you to take into consideration or evaluate kung paano nyo ba minamahal yung mga misis ninyo bilang asawa. Siguro, baka mahal nyo yung mister nyo or yung misis nyo dahil napugihan kayo sa kanya
or nagandahan kayo sa kanya or sa ibang pang dahilan. Pero we should align ourselves dun sa tamang motive in loving our spouses. Psalm 139 verse 24, sabi rito, ayan, the shape of a husband's love, nasa third point na kasi tayo. So, Psalm 139 verse 24 says, O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. So, let us always have the right heart in assuming na meron tayong kasalanan sa puso natin and be willing to repent and ayusin kung ano yung ipakita sa atin ng Diyos na mali. And speaking of mali na kailangan nating ayusin, yan. Stuart Scott gives us 4 commonly wrong motives that husbands have in loving their wives na nakapagpipigil sa totoong pag-ibig na mula sa Diyos na nakakapagpayabong ng kanilang marriage relationships. And again, this is not just for men. Applicable din ito sa mga kababaihan. It's just that focus lang natin yung mga husbands this month. Pero sa mga babae, this also applies to you. Let me show you. First one is pride. Lahat tayo may pride. Number 2, fear. Pangatlo, bitterness. At pang-apat, busyness. So, napakalawak nitong apat na ito, no? And I will show you some images of examples kung paano ito nagte-take place sa mga marriages natin. I won't read it all kasi sobrang dami niya, pero I will show it to you so you have an idea. So sa pride, sa kaliwa, ito yung self-focused motivations. And sa kanan naman, ito yung mga others-focused. Sa kanan, ito yung biblical way. Sa kaliwa, yung worldly way. Example dito, my life is so hard. She should blank. Self-focused tayo pag ganyan tayo. Others-focused. Ang kabaliktaran nun is, God will help me. How can I bless her? Sasabi mo ba yan? Pag sobrang busy na, daming gawain sa bahay, dami kong ginagawa, eh, dapat tulungan niya ako, dapat tigil niya na yan, ganyan, 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 ganyan. Pero, mali yun. Ako, guilty ako niyan. Minsan, sa prayers ko, yan ang sinasabi ko kay God. But, the right way is to put your trust that God will help you and ang isipin mo is, how can you be helpful or bless your wife? How can you do your part? And even help your wife do her part. O ito, selfish or selfless. I don't want to blank. Kunyari, bagong gising ka, antok-antok ka pa, umiyak na yung anak mo. I don't want to change the diaper of my baby. Kasi inantok pa ako. So, although talagang napapagod naman tayo, but walang gagawang iba nun eh. So, paano ba tayo dapat mag-respond? Selfless. So, I don't feel like changing the diaper of my baby, but I will because I want to love you, Lord and her. Gets? Nakukuha niyo yung example? And the first time na nakita ko to, it's really helpful kasi nakakapagbigay siya ng ibang perspektibo sa pananaw ng bawat situation in looking at different situations na very practical at napakatotoo sa buhay mag-asawa. Okay? So next, ito. What's in it for me? I want nothing in return. Ito, arrogant. She gets on my nerves. She is so blunt. O kaya, she is so disrespectful. Humble. She is responsible. Everyone, especially me, has their weaknesses. So, hindi mo dinidiscredit
yung asawa mo. Hindi mo rin ino-overlook yung mali niya. Pero you're choosing to emphasize yung positive trait ng asawa mo para hindi ka ma-overcome ng emotion mo and it would lead you to sin. And at the same time, para maging objective ka in treating her. Ito yung strengths niya, ito yung weaknesses niya. Paano ko magagawa na strength yung weakness niya? Diba? So you're being objective. Ayaw mo lang makipag-away. Meron kang gustong kahinatnan na maganda na ikakataguyod ng relasyon nyo and makakapagbigay paluwalhati sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng mga ganitong bagay. Marami pa to eh. So I'm not going to read everything ha. Dami eh. Fearful thoughts. Meron din tayong kasalanan or hindrances from our fears. May takot tayo na pag naging humble tayo sa misis natin, eh sasobrahan na niya tayo. No? Pag hindi tayo nagmatigas sa kanya, eh siya na ang magiging leader ng bahay at tayo ay magiging under desaya na. Diba? That's unhealthy and sinful fear. Pero we should only put our fear towards God. Kasi siya lang naman ang worthy to be feared. So instead of thinking that way, ang isipin natin is, I will love her and do what I can for her. Okay? O ito, I have to be in control and keep her dependent or I might lose her. But ayaw mong mawala yung misis mo, so gusto mo siyang maging dependent sa'yo. Mali daw yun. Ang tama is, God is in control. I don't need to control her. I need to love her. May mga bagay tayong hindi natin talaga kontrolado. And one of those things is yung response ng misis mo towards you. Or yung response ng husband mo towards you. Kung ibabalik ba niya yung pag-ibig na ipinapakita mo sa kanya o hindi. You have no control over that. But what you can do is trust God. That whatever happens, you are okay. You will be fine because you're obeying God. And sa hindi nag-o-obey kay God, well, tulungan mo na mag-obey kay God kasi ayaw mong parusahan siya ng Diyos in the end. So, bottom line, don't worry kasi ipopost ko naman yung slides and naka-record naman to. So, makikita nyo pa rin yung mga na-miss out na mga examples. I suggest basahin nyo yun kasi most probably na-experience nyo yun right now sa inyong mga marriages. And even sa inyong mga single parents. Okay? So the bottom line for today, as we close, sa ating pagtatapos, okay? Para sa ilang mga asawang lalaki, dapat nating ipagpaliban ang anumang mga ideya na ang pag-ibig ay hindi kailangan. At ito ay isang tanda ng kahinaan o isang katangiang pambabae. To be a loving husband is not a sign of weakness. Okay? Ang pagtaas ng kalidad ng ating pagmamahal sa ating mga misis ay dapat na isang pangunahing hangarin sa ating mga pagsasama. And ako, I am guilty of this, no? Sometimes kasi, hindi talaga ako sanay na maging loving. Hindi kasi ganun yung personality ko ever since. I actually have, I lack empathy sa tao. Hirap ako na maintindihan ko yung emotions ng ibang tao. Hindi ako yung parang gets na gets ko yung kahirapan mo or nasasaktan ka. But in marriage, hindi na yon dahilan. Especially if you have the Spirit of God. Okay? So ang pangunahing hangarin ko is maintindihan ko kung paano ko mamahalin yung wife ko. Kasi I am not the kind of person na emotional or loving. So, ang bawat mister, including me, ay dapat mag-isip at magsiyasat. Take active research ng mga tiyak na paraan kung paano niya maipapakita ang pagmamahal sa kanyang asawa. Okay? And to help us with this, Stuart Scott provides us with these 12 basic ways to show that you love your wife. Dagdag po dun sa binigay niya kanina sa atin. And, prefer her over yourself, show interest in her interest, encourage her with words of appreciation,
brighten her day with an expected gift or act of kindness, spend time with her, etc., etc. And itong listahan na to, pwede pa tong dumami. Kasi depende naman yan sa sitwasyon ninyo eh. Depende yan sa konteksto ng kabuhayan ninyo. Okay? Pero yung pinakahuli dito, yung dalawa na pinakahuli dito, this is crucial na binanggit din niya kanina. Confront her sin in love, pray with her about it, and encourage change. Next, disciple her and see to it that she is serving and using her spiritual gifts within the church. The reason why these two things is crucial, kasi kahit hindi kayo mag-asawa, ginagawa natin ito sa loob ng Kristiyanong simbahan. Diba? Sa church covenant natin yan eh. And this is because this is related to salvation. Okay? It has something to do with a Christian continuing in the faith. And sino pa ba ang magtutulungan kung di yung mag-asawa na magkapatid din sa pananampalataya? Yan. The rest, ano na yan eh, variable yan eh. It could change in any given situation. Pero yung dalawa sa huli, importante talaga yan. Hindi yan magbabago sa kahit anong Christian relationship. So, sinasabi sa Efeso chapter 5, verse 1 to 2, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. And lastly, para sa mga mister, magplano at magsagawa ng mga paraan upang ipakita ang pagmamahal sa Biblia sa iyong asawa. Dahil walang kasal na magkapareho, yung listahan niya ay pwedeng maragdagan. Ang lalaking tunay na nagmamahal sa Diyos ay magsisikap na mahalin ang kanyang misis sa pagmamahal na ipinakikita ng Diyos para sa kanya. Bibigyan niya ng kahulugan ang pag-ibig bilang pag-alis ng Diyos sa mga huwad at paglalagay ng pag-ibig sa Biblia. Habang hinahangad nating sundin ang Diyos, ipanalangin ang kanyang pag-ibig sa iyo. Balang araw, haharap at sasagutin natin ang Diyos bilang mga mister kung paano natin minahal o hindi minahal ang ating mga misis. Kaya mister, dapat kang magtiyaga para sa kaluwalhatian ng Diyos anuman ang tugon ng iyong asawa sapagkat ikaw ay tinawag na maging huwaran sa iyong pag-ibig. At higit po sa lahat, ipakita natin ang pasasalamat sa pag-ibig ng Diyos para sa iyo sa pamamagitan ng pag-ibig naman natin sa ating mga asawa. So dyan po tayo nagtatapos sa Sunday message natin for today. And this is my worship. This is my offering. In every moment, I withhold nothing. I'm learning to trust you, even when I can't see it. And even in suffering, I have to believe it. If you say it's wrong, then I'll say no. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll begin. And when you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. Spirit, lead me.
It felt like a burden, but once I could grasp it, you took me further, further than I was asking. And simply to see you, it's worth it all. My life is an altar, let your fire fall. If you say it's wrong, then I'll say no. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll be in. And when you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. If you say to trust, I will obey. You're